Higit kumulang 200 turista pa lamang ang dumayo dito sa probinsya ng Ilocos Sur mula noong buwan ng Enero hanggang sa kasalukuyang buwan ng Hunyo. Isa sa mga nakikitang rason ni Provincial Tourism Officer Ryan Astom kung bakit bumaba ang bilang ng turista ay dahil sa COVID-19 restrictions at mataas na presyo ng RT-PCR test. Kasi in a family of 4, no 3-5 ko na tayo ti mesa din RT-PCR rin, kaya that's already 14,000 RT-PCR test pa lang yun. Wala pang accommodation, wala pang food, wala pang transportation. So iyon ang isang nakikita kong hindrance para mag-travel yung mga tao. Mula sa datos ng Provincial Tourism Office, nakapagtala sila noong 2020 ng 415,447 tourist arrivals. Kabilang dito ang mga day visitors. Kabuuan 415,268 tourist arrivals noong Enero hanggang Marso. Pero dahil sa matinding epekto ng COVID-19, naging 179 tourist arrivals na lamang mula Oktobre hanggang Disyembre 2020. Well, mostly ang arrivals natin is they're from the NCR Plus. Ang karamihan ng mga arrivals natin this year since January hanggang June 20 is staycations, yung nandun lang sila sa isang resort or isang hotel at hindi sila talaga namamasyal. Pero meron din mga not for staycations, they go around dun sa mga allowed natin, especially dun sa mga outdoor tourist spots na ino-offer natin ngayon. Ayon naman sa Department of Tourism, magiging bahagi ng recovery plan ang bicycle tours, motorbiking at iba pang outdoor activity para mapaunlad ang lokal na turismo ng Ilocos Region. Ipinapanawagan din nila sa publiko na suportahan ang local tourist sports kasabay ng pagsunod sa mga minimum health standard. Mula dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, ni Sel Benitez para sa Luzon Headlines.